Ito ang Realme 9 Pro Plus, ang pangmalakas na smartphone ng Realme series this 2022. Meron siyang Super AMOLED screen, powerful chipset, at camera na may OIS sa isang upper mid-range phone. E ang tanong, may plus points mga ba talaga ang Pro Plus name niya? Solid bang performance niya? O may kulang pa rin sa kanya? Sasagutin natin lahat ng yan sa ating full review. Hey guys, James here, and yung Tech Buddy, and this is Tech MNO. Sa huli nating video, nag-unboxing tayo at biningin ko kayo ng aking first impressions sa Realme 9 Pro Plus, ang powerful mid-range offering ni Realme ngayong taon. Ilalagay ko ang aking link dito sa itaas o sa description box sa ibaba kung gusto mo munang mapanood yun. But before tayo magsimula, to be transparent sa inyo, ang review na ito ay hindi sponsored ng Realme o kung sino mang reseller dito sa Pilipinas. Binili ko po ito with my own money at wala silang additional input sa paggawa ng video na ito. Okay, simulan natin ang review sa design at build ng Realme 9 Pro Plus. Gaya ng sabi ko sa inyo sa ating first impressions video, sobrang ganda ng design niya pero medyo namamalikmata lang ako ng slight dahil yung kulay niya na aurora green ay medyo kamukha ng Redmi Note 8 Pro na forest green. Pero may additional siya na cosmic or glitter effect sa ibaba ng phone with some flare action sa back panel pag natapatan mo ng ilaw o sa araw. One of the things na nagustuhan ko sa Realme 9 Pro Plus ay ang kanyang compact size and weight. Hindi ko alam bakit mas preferred ko mga maliliit na phones katulad nito kahit ang laki-laki ng kamay ko. Bago ang aking Redmi Note 9 Pro, ang mga phones ko kasi dati ay Huawei P20 Lite at Sony Xperia XA. Kaya siguro ganun. At 182 grams, sobrang gaan lang ng 9 Pro Plus at pwede ko din siyang gamitin with one hand. However, ang isa sa mga pinaka-nitpick ko lang siguro sa phone na ito ay ang choice ni Realme na gawing glossy ang back glass panel niya dito. To be clear, I don't mind na plastic ang kanyang frame, but kudos sa kanila na gawing matte ang texture nito to look more premium. That said, ang glass back niya is sobrang fingerprint at smudge magnet. Kaya naman, bringing cleaning cloth like this is a must kung medyo nailang kayo doon at use its case parate. Speaking of case, kailangan mo din siyang gamitin talaga dahil sobrang laki ng kanyang camera bump. Ingat din kayo sa paggamit dito sa flat surfaces tulad ng lamesa dahil magwawabol siya kahit may case pa. At saka ingat din tayo na bumagsak ito sa hard floor dahil hindi natin alam kung anong glass ang ginamit dito sa likod. Sa history naman ng Realme phones, wala masyadong mga case brands tulad ng Spigen o Rinke ang nag-o-offer ng cases para sa kanila. Bakit kaya? I think on my last nitpick ko na lang sa Realme 9 Pro Plus is yung volume rocker placement. Medyo mababa siya with my liking dahil katabi niya yung SIM tray ng phone. Sana nag-switch place na lang sila, diba? Alright, ngayon naman dun tayo mag-focus sa kanyang display. Ang kanyang 6.4-inch Full HD Super AMOLED display na may 90Hz refresh rate ay maganda, to be honest. Mabilis ang kanyang in-display fingerprint scanner, fluid din ang response niya when scrolling, okay siya when using outdoors, at punchy ang colors niya with HDR10 support. Kaya kung mahilig ka manood ng YouTube or Netflix videos, napaka-immersive niya dito. However, ang isang bagay lang na hihilingin ko sana na meron itong Realme 9 Pro Plus ay ang pagkakaroon niya ng 120Hz refresh rate na meron sa kanyang close competitor ang Redmi Note 11 Pro Plus. Sana na lang pinush na lang ito na may kasi 'di ba may plus siya sa name at yung kalaban niya ay mas mura ng slight compared dito. Pero I will forgive them dahil in my honest opinion, wala namang major difference sa paningin ko ang 90 at 120Hz. So, with my situation din dito. Dito naman tayo sa audio. Thankfully, ang Realme 9 Pro Plus ay may stereo speakers na meron sa ibaba ng phone at ang kanyang earpiece that doubles at sa second channel. Okay naman siya at malakas ang kanyang output, kulang sa bass pero hindi naman siya sabog at tama ang distribution ng audio from both channels. I hope you understand. The headphone jack is okay din at may support for Dolby Atmos kaya nagamit ko na ang aking Easy Headphones sa aking Apple Music app na mayroong special audio
or Dolby Atmos. And before we move on sa next segment, kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating YouTube channel at click mo na rin ang bell icon para updated ka sa mga videos natin dito sa channel. Follow mo rin ako sa aking social media accounts tulad ng Facebook, Twitter, Instagram, at TikTok accounts sa TechMNO para sa mga updates at mga giveaway na makikita nyo dito o sa description box sa ibaba. Okay, pumunta na tayo sa isa sa mga highlights na alam kong hinihintay ninyo at ang performance ng Realme 9 Pro Plus. Previously, sa kanyang Realme 8 Pro, Snapdragon 720G ang processor na ginamit. Pero ngayon, nag-level up si Realme dito sa 9 Pro Plus sa paggamit nila ng MediaTek Dimensity 920 5G chipset. Teka lang, bago mag-comment kayo dyan sa baba na pangit ang chipset ni MediaTek, vlog pa rin siya, etc. etc. Ako na magsasabi sa inyo na kayang-kayang makipagsabayan ng chipset na ito sa kanyang Snapdragon counterparts. Aside sa chipset na ito, nilagyan nila ang Realme 9 Pro Plus ng 8GB RAM na may additional 5GB na RAM extension, aka swap file, kung gusto nyo mong gamitin pag kulang pa yung onboard RAM. At may kasama pa itong 256GB na UFS 2.2 storage para sa mga apps and files. With this combination, solid ang paggamit ko sa kanya na walang lag mula sa casual scrolling ko sa social media, habang nanood ako ng YouTube video using split screen, hanggang sa paglalaro ko ng games tulad ng Mobile Legends, Free Fire Max, Apex Legends, at Asphalt 9 na nasa high or ultra settings. Eh, sisiw na sisiw lang dito. And when it comes to software niya, ang Realme 9 Pro Plus ay isa sa mga phones ngayong taon na naka-Realme UI 3.0 at naka-Android 12 out of the box. At promise ni Realme sa atin na bibigyan tayo ng 3 Android upgrades, which is hanggang Android 15, at 4 years na security patches, which is good news sa atin. In terms of its UI naman niya, nabanggit ko na yung ibang features sa first impressions video ko, pero mag-highlight na lang din ako ng ilan sa kanila. Ang Realme UI is a good skin. Yung app drawer is medyo stock-like. Madaming features like yung flexible windows, yung smart sidebar, at icon pull-down gesture. Ito yung mga na-enjoy ko sa kanya. But there's some areas pa rin talaga na needs improvement sa Realme UI in my opinion. For example, sana may mga tabs doon sa settings na pinag-merge na lang sa iisang options feature. Pati na rin sa bloatware, sana medyo konti lang siya, but I give props din kay Realme dahil karamihan sa kanila ay pwedeng i-remove. Yun nga lang, doon sa mga hindi pwedeng tanggalin, medyo nairita lang ako sa mga apps na pareho sa Google counterparts. May Realme Photo Gallery, may games app, pero wala namang option to customize bago ako maglaro. This is my issue rin sa FunTouch OS ni Vivo na sinabi ko sa Vivo Y31 review ko last year na may unnecessary apps na kumakain sa storage. Okay na sana siya eh, sana bawasan pa siya next time o sa susunod na Realme UI update. Okay, pag-usapan naman natin ang battery at charging niya, which is isa sa mga bentahin nitong Realme 9 Pro Plus. Well, dito sa area na ito at sa susunod na segment, magiging specific ako dahil iba-iba talaga tayo ng preference at paggamit ng phone on a daily basis. Uunahin ko muna yung charging. Realme claims na pwede mo siyang i-charge from a dead battery to full in just 44 minutes pag ginamit mo yung kanyang 60W Super Dart Charger. Well, in my testing, medyo malayo sa sinabi nila ang charging time ko. Mapa 0% man yan o 20%. I always get an average from 50 to 52 minutes para ma-full charge siya. Deal breaker ba ito? Well, hindi naman, dahil less than an hour pa rin naman siya. Yun lang eh, medyo exaggerated yung claim. On its battery performance, nakahinga ako ng malalim. Nawala yung worry ko dito at akala ko eh mabilis siyang malobat. Sa experience ko ay lagi akong pumapasok sa 7 hour mark ang casual to moderate usage ko, habang 5 plus hours naman pag heavy use katulad ng gaming. And this is it. Pag-usapan naman natin ang kanyang camera performance. To recap, meron si Realme 9 Pro Plus ng 50 megapixel main camera with OIS na ang sensor is Sony IMX766.
8 megapixel ultra wide at 2 megapixel macro lens sa likod. Tapos sa front camera naman niya ay 16 megapixels. To be honest with you, medyo nagtataka ako bakit may macro lens pa rin dito. Pero okay na rin dahil wala na yung isa pang useless na lens dito sa phone na to. Anyway, ipapakita ko sa inyo ang mga phones na gamit ang main camera nitong Redmi 9 Pro Plus. Para sa mga average users, ang explanation dito ay maganda ang mga kuha niya at hindi ka na magdadalawang isip pa kung pwede mo siyang i-upload sa social media. Para naman doon sa mga metikuloso, detalyado siya, sharp, at vibrant ang mga output niya. Habang yung dynamic range is okay naman, nothing groundbreaking, kumbaga. On the Realme 9 Pro Plus night shots, dito mo talaga na makikita na pang flagship level ang sensor na ito dahil hindi mo na kailangan i-activate ang night. Pero kung gusto mo pa rin gamitin, ilalevel up pa niya ang quality with more vibrancy at details. And when it comes sa kanyang ultra-wide camera, and I can say is commendable pa rin ang mga output niya. Though medyo iba lang sa color accuracy dun sa main camera since iba yung sensor na ginagamit dito. Habang sa low light naman, kabaliktaran ito sa sinabi ko kanina sa main camera. Kailangan mong gamitin palagi ang night mode para makakuha ka ng somewhat usable na output. On the macro shots naman ay okay lang, pero hindi na ako naggulat dahil 2 megapixel lang naman siya. Habang sa selfie camera niya ay good naman, pero it still needs improvement. Medyo natural siya na may konti pa rin retouching effect in my opinion kahit na naka-off siya yung mga settings doon. Okay? Video quality naman sa main camera ay katulad lang din sa analysis ko from the photo quality in terms of sharpness at details na sobrang ganda pa rin sa kanyang maximum resolution na 4K 30 frames per second. Yun nga lang, kung gusto mo siya ng sobrang smooth videos, kailangan mo mag-downscale ito 1080p 30 frames per second dahil kahit meron siyang OIS ang main cam, sa FHD lang may electronic image stabilization option or OIS. Hopefully na maglagay siya ng EIS feature in the coming software updates. So video quality naman sa ultra-wide camera ay okay naman, pero medyo soft siya at hindi masyadong detalyado. Medyo nanghihinayang lang ako sa mga result na niya dito. Hey guys, ito yung front-facing camera video ng Realme 9 Pro Plus. 1080p 30 frames per second siya and medyo crop out yung frame, so yung kailangan mo mag muaba yung kayong bakamay mo. So yan. What are your thoughts about the front camera performance ito? Sound out sa comment section sa ibaba. Alright. Ngayon ay naibahagi ko na sa inyo mga experience ko sa phone na ito. Sabihin ko na sa inyo ang pros and cons ng Realme 9 Pro Plus. Simulan natin sa kanyang pros. Ang camera ng Realme 9 Pro Plus ay isa sa mga standout feature para sa akin. Very capable at pareho ang output niya across the board, mapa-photo or video man siya. Ang chipset, ang configuration niya is capable din, mapa-casual man or heavy usage. Ang battery niya at charging is standard na sa ganitong price range. At finally, ang display niya ay sobrang ganda. On its cons naman, unang-una ay hindi siya 120Hz screen sa price range niya. Wala siyang IP certification, kaya ingat kayo na mabasa itong phone na ito. Wala siyang microSD card kung ikaw yung tipo ng tao na mahiling mag-record ng videos. Yung bloatware apps niya is medyo marami. Hindi pa available ang high frame rate gaming sa Mobile Legends at yung ultra-wide camera niya is medyo weak. Okay, on this retail price ngayon na 23,990 pesos, ano ang final verdict ko sa Realme 9 Pro Plus at para kanino ba itong phone na to? If you are a gamer na kayang makipagsabayan sa heavy usage mo at kung hindi mo kailangan ng AMOLED screen at mas priority mo ang flagship level performance, well, in all honesty, you need to look somewhere else. May Xiaomi 11T, Poco X3 GT, at Realme GT Master Edition naman na pwedeng pagpilian. If you're a selfie vlogger pero need mo rin ng same horsepower ditong Realme 9 Pro, I rather suggesting getting the Vivo V23 5G na lang in the expense na medyo high price tag lang siya, 28,000. That said though, kung ikaw ay mahilig sa photography at mahilig kang manood ng mga movie sa phone mo, then I highly recommend itong phone para sa iyo. Underwhelming man yung ultra-wide camera niya, malaki naman ang redeeming qualities ito sa main camera na sobrang ganda ang output niya thanks to its 50 megapixel Sony camera. Hindi ka na rin lugi dito.
But the main bottom line is kung gusto mo ng perfect balance na performance, screen quality, charging speed, at display na isang phone pero hindi pang flagship ang presyo, then no doubt na pasok ito sa listahan ninyo na maging next daily driver phone itong Realme 9 Pro Plus. So, right now, napupusuan mo ba itong Realme 9 Pro Plus o may iba ka pang pinipiling phone ngayon? Share mo naman sa akin yan sa comment section sa ibaba. At for more review videos katulad nito, check mo yung aking playlist dito sa taas. O kung gusto mo pa na rin aking unboxing video ng Realme 9 Pro Plus, click mo lang dito sa ibaba. Again, my name is James at see you sa next video.